So yun guys, meron tayong 2K subscriber giveaway. And may kita nyo yung mechanic sa ating Facebook page. And ililink ko na nga lang yung link sa ating description down below or dyan sa ating comment section. Hi guys! Welcome back again sa aking channel. My name is Jeffrey Maulawin. And unang-una sa lahat, maraming salamat dito sa 1.91k subscribers. And sali na kayo dun sa ating 2k subscriber giveaway. And today's video, gusto ko lang i-share sa inyo kung paano mag-transfer ng pera PayPal to PayMaya. And bago natin umpisa ng ating topic, punta muna tayo sa ating giveaway. It's giveaway time! So copy lang natin yung URL nitong ating last video and then paste lang natin dito sa ating comment clicker. And then yung sagot dun guys is Hikaw. Ayan. And then get YouTube comments natin yan. So meron 29 na nakasali. So start na natin to. So ayan. So congrats sa'yo John Cedric. Nanalo ka ng 10 pesos. So pick tayo ng another winner. So, ayan. So, congrats sa'yo, Ken Charles Duenas. Nanalo kayong dalawa ng 10 pesos. Send ko na lang kagad yung price ninyo mamaya. So, punta na tayo sa ating bugtong. Ito na ang bugtong para sa video na ito. Isang tabo, laman ay pako. So, kung alam mo sagot, i-comment mo na yan dyan sa ating comment section para magkaroon ko ng chance sa manalo sa ating giveaway. So, punta na tayo sa ating main topic. So, first of all guys, syempre, open muna natin yung ating PayPal account. So, may kita nyo, meron ako ditong 51 pesos na balance. So, yun nga, ipapakita ko sa inyo guys, kahit 51 pesos yan, matatransfer natin yan or may lalabas natin yan dito sa PayPal. So, yun nga, scroll down lang tayo dito, pababa, and hanapin nyo lang guys, itong link a card or bank. So, yan, hanapin nyo lang yan guys. So, click natin ito. And then, dito guys, ang gagawin natin, click natin itong link a credit card. So, kung may bank account naman kayo, pwede nyo i-link yung bank account nyo. So, ang gagawin natin guys, is link a credit card. Dahil nga, ililipat natin siya sa PayMaya. So, sunod na gagawin natin, is open natin yung PayMaya account natin. So, yun guys, may kita nyo na naka-open na yung aking PayMaya account. And make sure lang guys na meron kayong balance dito na 100 pesos. So, kailangan nyo yan guys para maka-open kayo dito ng virtual cards. So, next na gagawin natin is punta kayo dito sa my cards. Ayan. And then dito, i-click nyo yung online payment card number. So, ayan. So, kung wala pa kayo neto guys, pwede kayo gumawa neto para makakuha kayo netong virtual card nila dito sa PayMaya. Madali lang naman yun. So, yun nga, ang gagawin natin, kukopyahin natin itong card number natin dito sa PayMaya. And then, lalagyan natin yan dito sa credit card number dito sa PayPal. So, yun nga. Sulat ko lang dito yung aking virtual card or yung visa natin sa PayMaya. So, yun guys, kapag nilagay nyo na yung number, marerecognize na kaagad yan dito sa system kung anong card type yung inyong nilagay. So, may kita nyo na visa nga yun sa akin. So, tama naman siya. And then, next na ilalagay nyo is yung expiration date nung inyong PayMaya or itong inyong virtual card. So, yung expiration date nya is itong valid through guys. Ayan. Next naman guys is itong security code. So, saan ba natin makuha itong security code? Dito yun guys sa my virtual card natin. Dito sa my CVV2. Ayun yung ilalagay natin. Then, dito guys yung inyong billing address. So, lagay nyo lang dito guys yung inyong billing address. Then, after nun, i-click nyo yung link card. Ayan. Then, antayin natin mag-loading yan. And then, yun, may kita nyo na nakalink na nga yung ating virtual card dito sa PayPal. Or itong PayMaya natin dito sa PayPal. So, ayan, you link your Visa debit. So, done lang natin to. And yun nga guys, mababawasan kayo ng 50.46 pesos sa inyong PayPal. Pero marirefund din siya kaagad. So, seconds lang or wala pang 1 second, mababalik na kaagad yung pera ninyo. So, yun nga. And yun nga, may kita nyo rin dito sa aking PayPal. So, lakihan ko lang to. So, may kita nyo dito guys sa aking PayPal na nakagawa na nga tayo. And pwede nga natin yan lagyan ng nickname. So, lagay natin dito, Visa. Ayan, lagay lang natin dyan Visa. And then, save na natin to. Or Visa PayPal lagay ko. So, yan, save ko na to. And then, yun, may kita nyo Visa PayPal. And then, dito guys sa baba, may kita nyo inyong card number, expiration date, and then yung inyong billing address. So, next na gagawin natin guys is click naman natin itong confirm your card.
Ayan. So, yun guys, dito nila kayo dadirect. And then, sabi dito sa number 1, look for a small charge on your card. After your request, a code will charge 100 pesos to your card. It usually appears within 5 to 7 business days after you confirm it. Will refund the amount. So, yun nga, mabawasan kayo ng 100 pesos kapag nag-get kayo ng code. Pero, mababalik din naman siya kaagad sa inyong balance. So, ito guys, yung sample card statement. So, ganito siya. Then, sabi naman dito, guys, sa number 2, log into PayPal, select the card from your payment methods, and enter the code sent along with the charge. So, yun niya, guys. Click natin itong get a code. And then, ayan niya, guys, ang sabi, a code is on its way. It should appear on your card statement within 5 to 7 days. So, dan lang natin to. And then, next, guys, punta tayo dito sa ating PayMaya account. And then, makita nyo dito, guys, na nabawasan nga tayo ng 100 pesos. And then, nga, makita nyo approved purchase from PP and then asterisk 1689 code. So, ito, guys, yung ilalagay natin na code, itong 1689. So, yan. Click lang natin ito guys yung enter the code to confirm your card dito guys sa ating PayPal account. So yan, click natin to. And then yun nga, lagay natin dito guys yung code dito guys sa may 4-digit code. Ayan. Then lagay lang natin dito guys yung 1689. So yan, then confirm lang natin. And then yun nga, may kita nyo guys, your Visa PayPal debit has been confirmed. So, yun. Done lang natin. And then, palaking ko lang to ulit. So, yun. May kita nyo, guys, na yung Visa PayPal ko nga is approved na siya. So, yun nga, guys. Hindi na siya umabot ng 5 to 7 days nga. So, seconds lang din naman yun. So, yun nga, guys. Pwede na tayo mag-transfer ng pera natin sa PayPal papunta ng PayMaya. So, punta lang tayo dito sa summary. And then, dito, guys, click nyo lang itong transfer funds. Ito, guys. Sa baba ng inyong PayPal balance. So, click nyo lang itong transfer funds and make sure guys na in-open nyo inyong PayPal dito sa inyong browser. So, open nyo lang yung inyong PayPal guys sa inyong browser or Google. So, ito pa guys, dapat yung inyong mga balance is naka-convert na sa peso. So, kung paano mag-convert, click nyo lang itong tatlong tuldok and then click nyo lang itong manage currencies. So, ang gagawin nyo lang guys is click nyo lang itong tatlong bilog dito sa currency ninyo. So, example guys is meron kayong balance dito sa USD, may makikita kayong convert currency guys. So, ang gagawin nyo, i-click nyo lang yung convert currency and then i-click nyo kung saan nyo siya i-convert. Kung sa US, Australian dollar, British pound. So, ganun siya guys. Ganun lang mag-transfer ng pera nyo sa USD papunta ng PHP. So, balik na tayo ulit sa summary and then ang gagawin na nga natin is click na natin itong transfer funds. Ayan. And then next guys is click nyo lang itong instant. So dito guys sa instant may bayad siya na 1% na fee papunta nga dun sa PayMaya natin. And yung minimum nila is 10 pesos and yung maximum nila is 500 pesos. So example, mag-withdraw kayo ng 500 pesos, may bawas yun na 10 pesos. So example guys, ako mag-withdraw ng 51 pesos, so magbabayad ako ng 10 pesos dahil nga minimum nila is 10 pesos na. So kung mas malaking halaga yung i-withdraw nyo dito guys, makakatipid kayo. So yun nga, dito naman guys sa kanilang standard fees, meron sila ditong 50 pesos. So dito guys, mas makatipid kayo kapag mas malaki yung i-withdraw nyo dito. So yun nga, ang gagawin natin, punta lang tayo dito sa instant. So, maganda dito guys sa instant dahil nga instant siya. So, yun. Ang gagawin natin, click na natin yung next. So, dito guys, ilalagay nyo lang dito yung inyong desired amount or yung gusto nyong i-transfer. And yung minimum nila dito guys is 50 pesos or 50.01 pesos. So, kanyari guys, lagay natin dyan is 5 pesos lang. And then, pag ni-next nyo yan, ayun guys, ito yung minimum nila. Minimum transfer amount nila is 50.01 pesos. So, lagay natin dito guys is 51 pesos na. Dahil ito na yung aking pinaka-balance. So, next lang natin to guys. Ayan. And then dito guys, may kita nyo inyong receipt. So, ito review nyo lang dito guys yung inyong transfer. So, dito nyo may kita guys yung ita-transfer natin is 51 pesos. And then meron siyang fee na 10 pesos. So, yung makukuha na lang natin dito is 41 pesos. So, dito nyo naman guys may kita yung inyong receipt. So, ayan. And then, ang gagawin ko lang is click lang natin itong transfer 41 pesos now. So, click lang natin to. And then, ayan, sabi communicating with your bank.
So yan, you transferred funds to your bank using your Visa debit. So dan lang natin to. And then ayun guys, makita nyo na wala na nga akong balance dito sa aking PayPal. So punta na tayo guys dun sa aking PayMaya kung pumasok na siya. So ayun guys, kung makita nyo na pumasok na nga siya dito sa aking PayMaya. And instant yan guys. So dito guys sa recent activities, kung makita nyo nga na nakareceive ako dito ng 41 pesos. Galing nga dun sa aking PayPal. So, ganun lang naman siya kasimple guys. And ang advantage lang naman netong tinuro ko sa inyo is pwede na kayo makapag-transfer ng pera ninyo sa inyong PayPal papuntang PayMaya. And pwede rin kayo mag-deposit sa inyong PayPal. So, pwede nyong i-transfer yung inyong PayMaya balance papuntang PayPal. So, ganun lang naman siya kasimple. And yung disadvantage lang niya is may bayad nga siya na 10 pesos. And yun nga, mayroon siyang 1% na fee. So, yun lang naman yung kanyang disadvantage. So, nasa inyo pa rin yan guys kung gusto nyo siya subukan and gusto nyo siyang gawin. And yun nga guys, may kita nyo na meron ako dito 141 pesos sa aking PayMaya balance dahil na-refund na yung 100 pesos na binayad natin. So, yun nga may kita nyo na refunded money from, ayun yung code nga, yun 100 pesos yan siya. So, isang araw siya bago na-refund guys. So, November 6 tayo nag-umpisa and November 7 siya bumalik. So, yun lamang about sa video na ito. Sana may natutunan kayo at sana nakatulong ako sa inyo. Please like, subscribe, and hit the notification bell para ma-notify kayo sa susunod ka pang video. Peace!